term and explanation. Okay, so ano ho ba talaga ang sinasabi naman ng batas tungkol doon sa designated survivor? Actually, meron naman po talagang itinalaga ang ating batas, ang ating constitution regarding po dito sa designated survivor. Nandyan po yan sa Article 7, Section 7, at saka sa Section 8 ng ating Philippine, ng 1987 Philippine Constitution. Okay? One sec. Para na na-navigate natin ito. Okay, here we go. So, ito ho yung sinasabi dyan. Sabi dito, the President-elect and the Vice President-elect shall assume office at the beginning of their terms. Okay? So, June 30 yung oath-taking, tanghali ang tapat nun, ang oath-taking, doon sila mag-assume na ang kanilang pwesto. Now, if President-elect fails to qualify, ang Vice President daw po ay magiging acting Vice President. Hindi po magiging presidente katulad ng level ng presidente. So, acting capacity lamang po. Okay? Tapos, sabi rito, until the president-elect shall have qualified. For example, yung presidente na nanalo, nagkasakit. No, nagkasakit ito. Mabigit sa kamatayan ng buhay niya, 50-50. So, alam nga namang mag-o-taking yan. Alam nga namang mag-presidente yun eh. Nanganganib nga ang buhay. Di ba? So, pansamantala, yung vice president po ang aakto bilang presidente. Pero hindi po mangaagaw ng posisyon. Katulad nung nangyari kay Erap noon at saka kay Gloria Arroyo. She was actually, tawag dito, yung nag-o-taking siya noon kay Davide, ang binanggit ni Gloria Arroyo doon is acting to serve as acting president. Ganun yung binanggit niya ron. And then later on, nagka-edit-edit na yung mga fake news ng mga media company na wala na yung act sa salita. Nandun na lang yung as president. Pero, pauwi ako ng bahay noon, nung nag-take siya ng oath noon, nung mapatansik na si Erap, naririnig ko yan sa jeep. At saka, nung buong araw na yun, nakikita talaga sa mga balita to act as president. Ito po kasi yung basis nito. Ito ba, tuloy natin to. Para malinaw na tong Section 7, Section 8, saka yung designated survivor niya. Okay, tulungan na natin sa palusot. Kasi hindi siguro kayang ipaliwanag ito eh. Kasi kung kaya niya, bakit hindi, di ba? Ito pa. If, okay, dito ha, sinasabi ko rito sa unang part na to, kapag hindi po nakamagagampanan ng presidente ang kanyang tungkulin, then ito po si Vice President ang magiging acting president. Okay, and then, hindi siya, pag acting president ka, hindi ka pwedeng mag-appoint ng mga taong gusto mo kasi acting capacity ka lang. Okay, and then, if president shall not have been chosen, the vice president-elect shall act as president until a president shall have been chosen and qualified. Okay, so yan yun. If at the beginning of the term of the president, the president-elect shall have been died, or shall have become permanently disabled, the vice president-elect shall become president. Eh, namatay eh. Di ba? Oh, sabi rito, etong presidente raw pong nanalo, at yung nahalo lang taong bayan, may nangyaring hindi maganda. In the beginning of the term, the president-elect shall have died. Eh, wala na po talagang pag-asa yun. Patay eh. Then doon po siya magiging presidente. Magkaiba po yung the vice president shall act as president dito po sa the vice president elect shall become president. Okay? Pag namatay, dun po siya magiging totoong presidente. Okay? Kapag ka pwedeng makabalik sa pwesto, po pwedeng ma-qualify sa kanyang pwesto, then, acting capacity. Ganun po ibig sabihin doon. Ito ngayon.
where no president and vice president shall have been chosen or shall have qualified. So kung wala talagang, for example, nagkaroon ng eleksyon, tapos during the campaign, campaign period, tapos na rin po yung substitution, yung mga ganyan, sa araw ng halalan, biglang lumabas ang isang court decision, sinabi ng court decision na inapila to ng galing COMELEC, sinabi ng COMELEC, ang kandidato pagka pangulo at pangalawang pangulo ay DQ. Siyempre, apila ngayon yan sa Supreme Court. And then, ang Supreme Court po ang final arbiter. Ngayon, araw na ng halala na iboto sila, na iproklama silang dalawa na sila po yung nanalo, si A and B. No? Kaya lang, lumabas bigla bago pa mag June 30, di ba May 9 ang eleksyon o mga ganon, second Monday, tama, of a month, May. So, kapag oras na, bumaba na yung desisyon ng Korte Suprema with finality, June 30 ang taking at sinasabi talagang final DQ kayong dalawa kasi hindi kayo mga Pilipino, inchi kayo. So, ito ho yung sinasabi rito na kung walang presidente at vice president na napili o nahalal o na, yung nakwalipikado sa position na yan, then, sabi rito, o kaya naman daw ho, parehong nategi, o parehong permanente na, disabled na hindi na magampanan ang kanilang trabaho, si Senate President, and then magiging presidente rito. In case of his inability ni Senate President, the Speaker of the House, ang magiging presidente. Pero acting capacity lang po, sila acting capacity lang yung dalawang yan. Okay? Ngayon, as a president or the vice president shall have been chosen and qualified. Ibig sabihin, kailangan magkaroon tayo ng halalan uli para sa pangulo at pang vice president. Paano yung mga natalo? Kapag natalo po, pagkatapos ng proclamation kung sino ang nanalo sa halalan, hindi po sila po pwedeng paupuin. Maliban na lamang kung meron po, kung sila po o isa sa kanila ay nag question sa korte. Question yung kandidatura kaya na DQ. Then siya po yung makikinabang. Pero kung hindi po kandidato, okay, hindi, ulitin ko, hindi kandidato, taxpayer ang nag-petition para questionin ang kandidatura, yung qualification ng mga politiko na yan, then doon lamang po magkakaroon tayo ng halalan, special election for the president and the vice president. Okay, and then kapag ka meron na pong naiproklama at meron na pong papanumpain pagtapos ng outtaking nito, si Senate President babalik sa pagiging Senate President niya. Okay, so marami hong designated survivor. Okay, merong acting capacity, meron din naman pong talagang totally siya na yung papalit sa pwesto. Kapag ka sa President at Vice President, ay permanente nang hindi magagampanan ang trabaho. Contemporary lang, then acting capacity. Kaya nga na-question noon si Gloria Arroyo. Okay, ito. The Congress shall by law provide for the manner in which one who is to act as president shall be selected until the president or vice president shall have qualified. In case of death, permanent disability or inability of the officials mentioned in the next preceding paragraph. Ito po. In case of death, permanent disability, removal from office, resignation of the president. So, permanente rin uli na hindi magagampanan ng trabaho. The vice president shall become the president to serve the unexpired term. In case of death, permanent disability. So, ibig sabihin dito, yung unang sentence ito, yung hindi po natapos sa termino ng presidente na natanggal sa pwesto, nawala sa pwesto, na permanentihan na, tatapusin lang po niya yun. Okay, in case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of both president and vice president, Senate president, in case of disability, Speaker of the House of Representatives shall then act as president, acting president uli.
Okay? Bakit? Kasi sila naman po, eh, legislator po sila. Yun po ang nature talaga ng kanilang pagkapanalo. Bob, aakto lamang sila because yun ang nakatakda na itinadhana ng ating saligang batas. Okay? Pero hindi sila pwedeng maging permanenteng presidente. They have to create a law. O kahit na ito na lang si, ano, si Comelec, pwede na na maglabas ng kautusan na, oh, magkakaroon tayong special election nationwide para sa presidente at vice president na Peggy. O na-DQ bago pa ang oath-taking. O after oath-taking, lumabas yung final na decision, eh talagang DQ, kick out talaga sa pwesto. Yung ganun. O sinabi ng doktor na hindi niya na magagampanan yung kanyang trabaho dahil sa epekto ng kanyang gamot na iniinom at malapit na siyang mag-expire. So wala talagang pag-asa. Okay, ngayon sabi rito, yan po ay si Senate, yan po Senate President yan, at saka ang Speaker. Then, sabi, shall then act as President until the President or Vice President shall have been elected and qualified. Magastos. Ito pa, konti na nito. The Congress shall by law provide who shall serve as President in case of death, permanent disability, or resignation of the acting President. He shall serve until the President of the, or the Vice President shall have been elected or qualified and be subject to the same restrictions of powers and disqualifications of the acting President. Alright, so meron po talagang designated survivor sa ating constitution. Walang iba. Oh, quiz tayo, gusto nyo. Oh, sino-sino po yung mga designated survivors? Sige nga ho. Oh, sino yung unang-una? Ah, so, ang mga nasa line of designation ay ang Vice President, then Senate President, and then House Speaker. Okay, kapag ka-acting capacity, ano kong kailangan gawin? Kailangan magkaroon ng election. Kailangan magkaroon ng halalan. Ganon. Kailan po magiging permanent na, magiging presidente na talagang manunumpa ang Vice President? Kapag ka permanente na hindi na magagampanan ng presidente niya ang kanyang tungkulin. Okay? Pero kapag ka temporary lang naman yun, then acting president lang. Kapag ka qualified na siya, okay na talaga, then yun po ay magiging presidente uli. O mapapanumpang presidente, bilang presidente, then eto pong si Vice President in her acting capacity, babalik lang po, mababalik na siya sa kanyang pagiging Vice President. Okay? Yan ang problema kay VP